Alright guys, nagkabit tayo ng dual contact na signal light para dito sa Nmax version 2. And kung mapapansin nyo, hyper flash siya. Ganyan, sobrang bilis. So maglalagay tayo ng flasher relay para hindi agad mapundi yung signal light natin. Yung iba, naglalagay ng additional bulb sa signal light para maging load resistor. Pero para sa akin, hindi siya ganun ka-safe kasi umiinit siya pag nagsisignal light. Meron din nabibili sa Shopee na plug and play. Bale, flasher relay siya na may male and female socket. Then, yung gagawin natin today is flasher relay lang siya, pero itatap natin sa stock harness. Built-in na yung flasher relay ng Nmax version 2. Built-in siya sa dashboard. Kaya tayo magdadagdag ng flasher relay para bumagal yung pag-blink ng signal light. So dito lang tayo sa handlebar maglalagay ng flasher relay. So alisin muna natin tong side mirror. Bali yung top cover ng handlebar lang yung aalisin natin para malagay yung flasher relay. So, ito yung mga tools na gagamitin natin for today's project. Allen key para matanggal yung bolt sa ilalim ng handlebar cover. Magkabilaan yan, and then sa likod may dalawang plastic rivet. So, pwede nyong gamitin tong Allen key para mapush yung rivet. After nyo, pwede nyo na siyang iangat. And then, yung flasher relay natin. Ito, nabili ko lang to sa motor shop, 50 pesos. Nilagyan ko na siya ng ng wire para ikakabit na lang sa stock harness natin. Yan. And then pang secure ng wire, itong zip ties. Yan. And so pang splice ng wire, pwede din cutter. Yan. So, alisin muna natin yung top cover. So, pagbukas ng handlebar cover, hanapin natin yung 3-pin socket. Ayan. So, yung 3-pin socket na galing sa left-hand switch. So, may tatlong wire yan. Yellow, black, and blue-white. Yung ibang Nmax version 2, brown and white itong nasa dulo. Ayan. Huwag nyo napapansin itong isa kasi ito yung ginawa kong trigger ng mini driving light. Ito sa high, dito sa yellow. Bale, ito yung wiring diagram na ginamit ko. Gagawa na ako ng panigbago and i-upload ko sa dulo ng video na to para hindi kayo maguluhan. Ayan. Lilipat ko muna itong trigger ng driving light sa kabilang side. Yan, para maayos yung wiring. And then, itong tapat ng blue and white wire. Ayan, aalisin natin yan. Pwede nyo siyang i-cut or pwede nyo siyang i-unplug. Gamit lang kayo ng flat screw or kahit anong pwedeng panungkit sa lock ng pin para pwede nyo siyang hugutin sa likod. Sa kabilang side ng socket, alisin natin yung blue, white, and then yung black. Bali, tusukin lang din natin yung lock niya para mahugot yung dalawa. Yan. Ganyan. Yung letter B sa flasher relay, i-coconnect natin sa blue, white wire.
And then yung L, itatap natin sa black wire. Yan. So, make sure na ipapry nyo yung lock ng pin para mag-lock siya mamaya sa socket. Yan. Yan. So, blue, white wire sa letter B ng flasher relay. Then yung black wire sa letter L ng flasher relay. Ibabalik lang natin siya sa socket and make sure na walang wire na magdidikit. So, yung black sa gitna and then yung blue-white sa kabilang side. So, ganyan yung magiging itsura niya. Again, sa yung letter B ng flasher relay sa blue-white and then yung letter L ng flasher relay sa black. So, sa kabilang side ng socket, yung katapat ng blue-white na wire naka-unplug. Ayan. So, ganyan siya. Alright, so akala ko yung socket yung problema kanina, kaya ako nilipat yung wire ng black sa labas. Pero yung blue-white, dun pa rin. So, same diagram pa rin. So, yun pala yung flasher relay na, yung flasher relay yung problema kanina. So, bumili akong bago. Ayan, so kinabit ko yung bago, same wiring diagram. So, subukan natin. Yan. So, ito yung before. Ayan. Tapos, ito yung after. Yan. So, yan. Nabalitan na natin siya. Yung wire katapat ng blue-white kanina, binalutan ko na para hindi siya mag-suot-suot kung saan-saan. Yan. Para sa future, pwede pa natin siyang gamitin. So, yan. So, test ulit natin. So, yan. So, ito yung wiring diagram ng flasher relay sa Nmax version 2. Ayan. I hope nag-enjoy kayo sa DIY video natin today. And if may request or question kayo, feel free to leave a comment below. Keep safe!